Isa ka rin ba sa mga libu-libong Pilipino na nagre-reklamo dahil sa labis na taas ng bilihin? Oh boy, oh boy. Pwes, halika at ating pag-usapan ang dahilan ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin sa kabila ng effort ng ating gobyerno na pababain ang mga presyo sa merkado. Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Ang inflation ay isang fenomena kung saan tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito rin ay ang pagbaba ng purchasing power ng pera. Halimbawa, noong 1950s, ang halaga ng isang bote ng soft drinks ay 25 centavos hanggang 30 centavos. Sa kasalukuyang panahon, ang halaga ng isang bote ng soft drinks ay nagsisimula sa 24 pesos hanggang 70 pesos. Depende sa laki. Depende sa laki ng bote nito. Ngunit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay tumataas ang presyo ng mga bilihin. Minsan, bumababa ang presyo nito. Ito naman ay tinatawag na deflation. Katanungan, paano nagkakaroon ng inflation? Ayon sa mga eksperto, maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng inflation. Una, nangyayari ang inflation kapag mas tumataas ang demand ng mga bilihin kaysa production capacity ng isang bansa. Dahil dito, mas lumalaki ang demand-supply gap kung saan ang demand ng isang produkto ay mas mataas kaysa paggawa nito. Pangalawa, nagkakaroon ng inflation kapag mas mataas ang supply ng pera. Ang money supply ay tumataas kapag ang mga otoridad ay nagpiprint ng pera o kaya binibigay sa mamamayan. Dahil dito, nagkakaroon ng devaluation ng pera at pagtaas ng demand sa mga produkto. At pangatlo, dahil sa mga presyo ng bilihin ay tumataas, ang mga labor cost, wages ng mga manggagawa ay kailangang taasan upang mapanatili ang kanilang pamumuhay. At dahil dito, mas mataas na sweldo, mas mataas na demand ng mga bilihin. Oh boy! Katanungan, ano ang mga epekto nito? Dahil sa inflation, mas tumataas ang trend sa mga investments. Nahihikayat nito ang mga tao na kumita gamit ang pagbili ng mga stocks sa market. Sa mga nagbebenta ng kanilang mga ari-arian, pwede nila taasan ang halaga nito. Halimbawa, house and lot o kaya kotse. Dahil sa pagtaas ng inflation, mas dumadami ang mga big investments mula sa mga kumpanya. At dahil sa inflation, mas dumadami ang incidences ng hoarding o ang pagtago ng kanilang mga produkto dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dahil sa hoarding, nagkakaroon ng imbalances sa market. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na mayroong maraming iba't ibang produkto gaya ng prutas, gulay, at iba pang mga pangangailangan ng tao. Ang prutas ng ating bansa ay malaki ang pakinabang sa ating pangkabuhayan at sa ating pang-araw-araw na pinagkakakitaan. Ginagawa na rin ito ngayon pang-export sa iba't ibang lugar na nakakatulong upang unti-unting umangat ang marami sa atin. Sa aking palagay, ang nagiging dahilan kung bakit tumataas ang bilihin ng produkto sa ating bansa ay dahil sa nagkakaroon ng kakulangan at pagkonti ng produkto, ginagawang pang-export sa ibang bansa at nagmamahal din ang mismong pinagbibilihan nito. Madami ang dahilan ng pagbago-bago ng presyo ng mga bilihin, kabilang na dito ang mga sumusunod. Number 1, pag may kalamidad, bagyo o anumang biglang pagkaantala ng operasyon sa produksyon, nagiging daan sa pagkalamita ng produkto.
Number 2, palitan ang halaga ng pera ng Pilipinas laban sa pera sa ibang bansa. Kaya nagiging mahal ang mga raw materials at import goods na inaangkat. Number 3, inflation. At ang number 4 ay salary increase. Ang epekto ng mga ito ay kagutuman. O di kaya, mas tipid o mas konti sa dating kinaugaliang karangyahan. Ang dating kinikitang sapat ay hindi na. Dahil nga, mas mataas na ang presyo ng bilihin. Kung dati may aircon, ngayon, pamay-pay na lang. Kasi, mahal sa kuryente. Ugaliing magsinup at magtiis na lang muna pansamantala. Lahat naman talaga, tumataas. Hindi ka na nasanay. Nagiging malaki ang problema na dulot nito kung patuloy na tataas ang bilihin ng ating bansa o kung magbabago-bago ang mga bilihin. Ito ay magdudulot ng malakihang pagkagutom at paghihirap ng iba nating mamamayan. Mula sa mga nakalap na suliranin sa bansa tungkol sa pagtaas ng bilihin sa bansa, naapektuhan ito ang transportasyon. Dahil sa pagdadala ng mga produkto sa iba't ibang mga lugar na nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis at ng pasahe. Bumilis pa ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong mga nakaraang buwan. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, PSA, umabot na sa 6.9 ang inflation na mas mataas kumpara sa 6.3 sa mga nagdaang taon. Sabi ni National Statistician Secretary Dennis Mapa, na dulot ito ng pabilis na pagtaas ng presyo ng mga pagkain gaya ng gulay, isda, refined sugar. Tumaas din ang singil ng renta sa bahay, singil sa tubig, kuryente, gas at iba pang produktong petrolyo. Ayon sa PSA, hindi pa ito ang inaasahang pinakamataas na inflation rate ngayong taon. Ano naman kaya ang masasabi ng ating Pangulo sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin sa merkado? Ang mataas na presyo ng mga pagkain ang siyang pinakamalaking problema sa bansa ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil dito, kaya nangako ang Pangulo na mas maraming kadiwa stores pa ang kanilang bubuksan para mag-alok ng mga produktong pang-agrikultura. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ay nakikita naman daw niya ang kailangan talaga panawakin pa. At alam niya yung mga kadiwa, ang mga pinupuntahan ng mga tao, lalong-lalo na yung bigas na mura, yung asukal na mura, yung sibuyas na mura, nauubos agad. Kaya't ang kailangan natin gawin talaga, pagandahin ang production natin. Ayon ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga minamahal kong kapatid, tandaan ninyo, lamang ang may alam. Kaya naman, mabuti na alam natin ang nangyayari sa ating bansa. Ang lahat ng bagay ay may kaukulang dahilan. At bilang mamamayan ng ating bansa, ay tungkulin nating makibagay sa mga pagbabagong nararanasan natin dito sa ating bansa.